guys. Ayan na. Ganyan siya mamalat. Para makita nyo, ayan, super. Ayokong gantuhin, pero para makita nyo, okay siya magbalat. As in, whole siya magbalat. Hindi siya masakit pag tinatanggal. So, ayan, marami pa din. Pag naghihilamos ako, ang ginagawa ko, ginagano ko na lang siya para habang naghihilamos ako ng mild soap, yung Celotec pa din gamit ko para matanggal na siya. Hindi ko pinipil ng ganto. So, ayan. Ayan yung namamalat dito pa lang masyado. Hindi pa dito sa may pisngi. Pero dito kanina, namamalat. Ayan o. Super laki ng pamamalat. Day 4 na natin. So, ayan yung pamamalat niya. Tingnan natin kung sa 5, 6, 7, kung mamamalat na rin ba yung dito ko. So, for now, maghihilamos muna ako. And then, maglalagay na tayo ng RDL. Hey guys, tapos na akong maghihilamos. And ito na po yung face ko. Natanggal na yung ibang pamamalat. Kasi kapag naghihilamos ako, hindi ko naman OA na ginaganon yung face ko. Parang nirarab ko lang siya ng onte para naman matanggal yung mga nagbabalat-balat na. So, ayan, na-peel na yun nandito. Ayan, para hindi mo siya pinipil na ganun. Kasi pangit naman talaga yung ganun. Tapos, ayan yung naging result niya. Ang ating day 4. Ito yung pang day 4 natin. And nakikita nyo na yung result na medyo kumikinis na yung balat nyo. Dahil nakalagay naman talaga dito is baby face. And again po, habang gumagamit ako nito, wala na akong ibang ginagamit na products. Yun yung mas marirecommend ko. Don't use any products. Ang ginagamit ko na lang is pang hilamos na Celotec, which is maganda talaga yung Celotec. Lagi kong ipopromote yung Celotec kasi nakaka-hydrate talaga siya ng face. And subok na siya for mga acne prone. Hindi siya nakaka-acne. So, try nyo yung Celotec, guys. Maglalagay na tayo ng RDL and this is our day 4. May bulak-bulak pa ako. So, ayan. Feeling ko mahapdi na to kasi nararamdaman ko nang nababanat yung face ko. Pero, let's see, guys. Lagay lang ulit tayo dito and kabilang side lang muna ulit nalagyan ko. Wala, hindi pala. Joke lang. Hindi pala siya mahapdi talaga. Hindi ko alam bakit sa napapanood ko parang super nahapdian sila ganun. Pero ba't parang sa akin hindi? Manhid na ata. Namanhid na. Ayan, sa kabilang face lang muna ako maglalagay kasi hindi ko talaga kinakayang naamoy sa kabila ng ilong ko yung RDL. Medyo masakit talaga siya sa ilong ko. Pero ano naman, tolerable naman. Hindi naman tumatagal yung yung amoy niya. Parang mga seconds lang. 5 seconds, ganun lang. Pero ayoko talaga nang naamoy ko siya. Baka kayo-kaya yung taste eh. Make sure lang na nalagyan nyo ng lahat-lahat. Yung iba nilalagyan nila yung leg nila, pero ako ayoko. Kasi parang maputi na yung leg ko. Tapos lalagyan ko pa ulit, wag na. Kasi baka mas sensitive yung leeg ko, baka magsugat yung skin ko doon. So, ayan. Nilalagyan ko lang ulit etong part na to, yung may mga tawag na to. Mas may dark spot. Para yun yung mas mag-peel. Yan, yung dito banda. Ayan, tapos dito. Hindi ko na masyado nilalagyan yung wala namang mga dark spot. So, ayan, may nararamdaman na akong stingy effect, pero tolerable naman siya. Hindi katulad nung pag nag-rejuve ka talaga, kailangan mo talaga ng electric fan. So, ito lang yung update natin ngayon, guys. This is our day 4. And, ayan na siya. Ayan, medyo nawawala na yung mga dark spot ko. Lalo na to, tingnan nyo naman, tsaka ito, nag-light na siya compare sa unang-unang video ko. Let's see sa ating day 5. Samahan nyo pa rin ako hanggang day 5, 6, 7 para makita nyo yung result and kayo na mag-decide if gusto nyo itry tong RDL na baby face. So, don't forget to click the subscribe kung nagustuhan nyo man tong video ko na to and see you tomorrow!